Marami tayong nababalitaan at nakikita natin na talagang nagiging maluba ang sitwasyon ng ating mga OFW na naipit at hindi nakauwi rito. Sa 56,000 na nakauwi na ng OFW, labi sa 38,000 doon ay seafarers. Kaya't makita natin talaga napakalaki ng porsyento ng ating mga OFW na nangangailangan ng tulong ay nanggaling sa mga seafarers. More than 20,000 Filipinos who work on ships abroad have returned home since the coronavirus pandemic began. Many remain stranded in hotels while others are held up on their cruise ships. Ngayon, nagiging problema talaga ang kanilang sitwasyon dahil hindi sila makauwi. Siyempre, natatakot lahat ng iba't ibang bansa at hindi sila pinapalanding. Dahil sa hindi pa naayos at hindi maganda pa yung sistema, ay naipit sila dun sa barko. Meron mga nasa barko na magtatatlong buwan na. From March 18 until May 7, nagpalutang-lutang lang kami. Nagkaroon pa kami ng 19 days na isolation. Bawal lang kami lumabas ng cabin. Nandun lang kami sa room ng 19 days. Dahil sa tagal nitong problemang ito at hindi nga nakikita na magkakaroon ng solusyon sa madaling panahon, ay naapektuhan ng pag-iisip na ng ating mga kababayan. Their mental health is becoming affected. So much so na meron na tayong napakalungkot na balita na ay nagpapakamatay na dahil sa ang pakiramdam nila ay wala ng pag-asa. Naka-receive ako ng bad news from home na nag-pass away yung tatay ko. Napakahirap talaga yung sitwasyon na yan kasi naka-isolate ka eh. Wala kang kasama, wala kang friends, wala kang masasabihan, wala kang outlet. Masasabi naman natin yung mga cruise line operator ay talagang ginagawa ang lahat para tulungan ang ating mga seafarer, ang kanilang mga empleyado. Ngunit napakalaki ng problema ay hindi naman natin maaasahan na habang buhay ay ganyan ang gagawin. Everything went well in the beginning. We were able to get people through their quarantine. We were able to get them through the 14 days. We were even able to get them home, even outside the NCR. We were able to arrange with the government agencies to allow transport of the seafarers. The problem started happening when the protocols started to become more complicated. Every seafarer will cost as much as $70 or $80 per day. So if you suddenly had to take on a huge additional expense that you didn't plan for, that you don't have any obligation for, then how are you going to recuperate that cost? What are you going to do? Ang problema, yung mga mag-positive ay kailangan talagang i-quarantine. Doon tayo nahihirapan dahil kulang na kulang ang ating kakayahan na makapag-quarantine na ilang libo. We are talking about tens of thousands of seafarers. At ganun din, i-extend natin itong problemang ito sa ating mga OFW. There are hundreds of thousands of OFWs na gusto rin umuwi. Lack of test kits, lack of testing ability, lack of testing processing, lack of coordination in the processing and delivering of test results. All of these things created delays, plus all of the confusion between all the other agencies. And I think that's what we saw President Duterte say, look, enough is enough. We need to do something about this. It doesn't necessarily mean that it is something that we can easily do, but we must try. We must have a plan. Sa ngayon ay nakakalungkot na nakikita ko ay wala pa namang masyadong plano. Kaya't hinihikayat natin hindi lamang ang pamahalaan, hindi lamang ang mga private sector, kundi ang bawat mamamayan na gawin natin lahat para tumulong sa kanila. Siguro ang mga LGU, maaari nilang gawin ay magsundo at maghatid ng mga tiga kanila mula sa quarantine, mula sa puerto at may uwi na nila. Pangatlong napakalaking problema na hinaharap ng ating mga seafarers ay pag-uwi nila rito, baka matagalan pa bago mabalik ang kanilang trabaho. Baka maging matagal pa bago umandar na naman ang mga cruise line. Meron nagsasabi hindi magsisimula uli ito hanggat next year, maaga ng 2021. Kung ganun katagal,
na hindi pa magkaka-cruise line, paano ang gagawin natin sa mga nakauwi? Meron tayong programa noon. Nung napunta sa Saudi Arabia ang marami sa ating mga trabahador, nung natapos na ang kontrata nila, pag-uwi nila, ay meron silang retraining. Meron silang reskilling, itinatawag, para maturuan sila na mga iba't ibang kakayahan para naman sila makahanap ng trabaho. Maganda yung maraming training, pero wala namang trabaho na nag-aantay. Yan pa ang isa pang napakalaking problema. Kailangan talaga na ang ating pamahalaan ay mauna sa public investment para mabuhay ulit ang ating ekonomiya na magkaroon ng demand ulit para dito sa mga labor na ito. Kaya sa June 25 na Seafarers Day, huwag lang tayo mag-celebrate ng araw ng ating mga seafarers, kung hindi gawin natin ang lahat na maaari nating gawin para tulungan sila. Dahil nakita naman natin na mabigat talaga ang dinadaanan nila at kailangan nila ang tulong ng lahat ng kanilang kapwa Pilipino. Kaya't muli, stay safe, be kind. Na nanghihingi. Alam niyo guys, kung bakit ako lagi, bakit ako nag-aano, dinidipinsahan ko ng dinidipinsahan si Boss Leo Marcos? Kasi wala akong pakialam, ha? Kung may past man siya, past is past. Hindi ko siya pinapansin. Ang pinapansin ko ngayon, yung mga taong nagugutom sa bansa natin na ayokong maghamok, ayokong mag-riot. At si President Duterte, na kawawa yung sitwasyon niya, kawawa yung itsura niya, wala pang pera kasi nga, sabi pa niya maniningil pa. Ngayon, sabi niyo, nananawagan si President Duterte noong time na yun, may sumagot ba agad? Wala. Sino sumagot lang? Si Boss Leo. Si Boss Leo, sabi ko, pribadong tao yun. Pribadong citizen siya, pribadong tao siya na tumutulong. Kasi ang sabi ni President Duterte, pwera sa mga kapulitukon niya, pwera dun sa mga nasa Senado o sa pamahalaan na tutulong. Kasi nga, nag-pledge naman sila magbigay ng tig-isang buwan ng sahod nila. So, ang sabi niya, ako mananawagan, sabi ni President Duterte, nung second week ng lockdown, sabi niya, sa mga Ayala, sa KMBP, sa San Miguel, sabi niya na kung kaya niyong magbigay sa mga tao niyo at pag may sobra kayo sa mga tauhan niyo, kung pwede, mamigay kayo sa mga kababayan nyo na poorest of the poor. Yun ang sabi ni President Duterte noong time na yun. Ngayon, wala agad-agad tumugon, si MVP lang, no? si Manny Pangilinan at si Ayala noong time na yun. Ngayon, MJ, thank you. Alexandra, thank you. Tumalun na ako, no? Bila kayong pumasok. Yung si Hapon dyan, di ko alam. Ah, Ma'am Ellie, thank you. Ngayon, di ang sabi ko kay itong si Balico, kasi ako guys, sa totoo lang, si Balico talaga baliw yan. Okay? Balik ko muna kay Balico, ha? Advertise. Ha? Mag-a-add muna ako kay Balico, advertise muna. Si Balico, matagal nang baliw yan. 2017 pa lang, baliw na yan. Kaya Balico nga eh, baliw. Mahilig siyang mangalkal. Katulad niyang summit dun sa Madrid. Kinalkal niya yung summit sa Madrid. Sinong binanatan niya? Ha? Si Dixie Jimenez tsaka si Sasso Trugando. Si Mocha. Si Thinking Pinoy. Yan, binanatan nila yan. Ha? Na kaya ako napapasama dahil napasama siya sa grupo ko na mga kasamahan ng DDS Avengers. Pero kung tutuusin, itong grupo ni JR Balico ay mga anti-Duterte ang mga yan. Nung una pa lang, nung election pa lang. Ha? Isalit ko lang to, ha. Salaksak ko lang to, pop, para kung naglalagay ng palaman sa pandesal. Ngayon, itong si Balico na to, ha? Itong si Balico na to, ang nangyari, pumasok siya sa grupo namin ng DDS Avengers. Tatanggol namin si Boss Rivera, no? Dumating yung time na sumikat siya sa amin. Kasi nga, siya yung nagbit-bit na sabi niya,
si Cayetano pumunta doon kay may sulat, may letter siya, ay may text messages siya na galing sa secretary ni Cayetano, na si Cayetano ay binigyan ng pera ni yung isang Satan doon sa kalaban natin. Ngayon sumikat siya doon. Sumikat siya dahil kinakalaban niya sa Surugando, ganyan-ganyan. Hanggang sa 2018, lumabas na yung mga ganyan niya, ugali niya. Ako naman din, fight lang din ako kasi ako lang ang mag-isa dito sa Kuwait na tumayo para sa mga distressed OFW, para sa akin. Sa akin lang yun, advocacy ko lang yun. Pero yung sa iba, hindi ko pinapansin yun. Ngayon, ini-interview ako ni Dags Bautista hanggang sa nagkilala kami ulit niyan, ng hayop ng baliw na yan. Hanggang sa dumating yung panahon nitong 2019 na midterm election, lumabas yung pagka credit grabber niya. Na credit grabber yan. Diba, na-mention ko nung una si Kuya Berwindi. O yan, si Kuya Berwindi, alam na alam niya yan, tsaka si Jar Balico. Kilala nila ako talaga sa mga taga Japan. Sa Tokyo, Japan, sila kuya ko, tsaka si Ate Raiza. Tawag na sa akin, no, Bunso. Kilala din ako ni Attorney Glenn Chong. Kasi kami, kami ni Attorney Glenn Chong, tsaka si Boss Mike. Ngayon, ito namang si Baliw, kasi nga mahilig nga siyang mag-credit grab. Kaya lang ako na nawawala ng gana sa kanya nung midterm election, dahil kini-credit grab niya yung ginagawa nila kuya at ni ate doon sa Tokyo, Japan. Dahil kay para doon sa meet and greet nila ni Attorney Glenn Chong. No. Ngayon, so dumating yung time ang sa akin. Babalikan ko yan. Ngayon, nung nandun na, papupunta na sila, kasi dun ko siya nakilala eh. Bakit? Kasi yung nagsabi sa akin na pamangkin ni Karansa, no, pamangkin ni Karansa yun na nagsabi sa akin na, sis, ano mo pala yan? Kaibigan mo pala yan, si Baliko? Sabi ko, oo, bakit? Baliw yan, sinungaling yan, maniwala ka dyan, puro hangin yan, nasa utak niyan, puro daw hangin. O, yun sabi ko. Pero ako naman, wala akong pakialam kasi nga nangangampanya nga kami para kay Attorney Glenn Chong. No? So wala pa ako nun kasi nga magkaaway si Karansa sa Attorney Glenn Chong. Siyempre ako Attorney Glenn Chong ako. So hindi ko muna pinapansin yung pamangkin ni Karansa. Ngayon, niyaan ko. Sabi niya, maniwala ka dyan, pero hindi namin pinag-uusapan yung sa politiko ha. Yung pinag-uusapan namin si Baliko. Ngayon, dun ko talaga nakakuha sa kanya ng isa talagang bagay na sabi ko, totoo nga ang sinabi niya. Kasi nga sabi niya, sinungaling, mahilig sa yung credit grabber nga. Credit grabbing, ganyan. Nagki-credit grab nga siya. Ngayon, ang sabi niya sa akin nun, alam mo niya, kaalis na sila ato ni Glenn doon sa Tokyo, Japan. Nag-meet and greet na sila. Nandun sila kuya sa ate ko. Tawag yan. Ganito yan magsalita ha. Alam niyo kung paano yan magsalita pag nag-live yung hayop na yung buwang na yan. Ganito yan. Gayang-gaya ko yan. Ako pa. Ginagaya niya kasi si Rubin Padilla. Lagi niya sinasabi, kapatid, hindi mo yata kilala si Binoy. Ako yun. Oh, ayan. Ganyan yan. Matagal kami mag-uusap yan sa telepono. Aabot kami ng isang oras yan. Halos dalawang oras. Ganyan. Sabi niya sa akin, sabi ko pala, nag-message pala ako sa kuya. Thank you talaga ka pa, Tol. Thank you talaga, Tol. Kasi nakalis talaga sila Attorney Glenn tsaka si Boss Mike. At least, na-meet and greet nila. Na-meet nila sila kuya tsaka sa ate ko sa Tokyo. Alam mo na yung sagot? Tawag agad yan. Sabi niya, alam mo kapatid, sasabihin ko sa'yo, alam mo ba kung sino ang tumulong dun para makaalis yun, si Attorney Glenn? Sabi ko, sino naman? Sabi ko ganun. Eh, kasi alam ko naman, sila lang nagtutulungan sa Tokyo, Japan. Ayan si Kuya Berwin, ha? Hindi ako nang sisinungaling. Sila Kuya Berwin ang tumulong dun para makaalis at ng grupo. Alam mo, kapatid, tumawag ako kay Secretary Teddy Buloksin. Ganyan na. Tumawag ako kay Secretary Teddy Buloksin. Hoy, Baliko! Hoy, pakisabi kay Baliko, manood siya dito, putang ina na yan, para magsalita yung hayop na yan. Dito siya para sasagutin ko. Mahilig sa ganyan yan, eh. No? Mahilig sa ganyan yan. Paki-message kay Baliko, dito siya, kasasagutin ko lahat yung kasinungalingan yung hambog na yan. Yan. Sabi niya sa akin, alam mo kapatid, tinawagan ko yan kasi sabi ko, nung una, pinadalahan ko ng letter yan dun sa DFA. Pinadalahan daw niya ng letter sa DFA. Hangin nga,
O tapos sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, eh, hindi ako sinagot. Pero okay lang yun. Tinawagan ko, kapatid. Ando na si Attorney Glenn Chong tsaka si Mike sa airport. Naghihintay. Wala pa rin visa para makalis. May ticket na. May time na naaalis. O tapos sabi ko, ano nangyari? Pero alam ko na lahat na paalis na talaga sila at nakaready na sila sa Tokyo sila, kuya. Sabi ko, kapatid, tumawag ako kay Secretary Teddy Bulloxin. Sabi ko, Sik, paalisin mo na yan sa Attorney Glenn. Akong bahala sa'yo. Ale, yabang yun eh. Akong bahala sa'yo. Paalis na yan. Naandyan na sa airport. Ngayon na, paalisin mo na. Kasi sayang naman yung nabiling tikit. Ganyan ang yabang ni Baliko. Nung malaman ko, tawa ko ng tawa. Nung sinikwento ko kina ate, sabi niya ate, kami naman yung bunso. Kami naman ang gumawa nung bunso. Ganyan si Baliko. Kaya huwag kayong mag-alala dyan. Darating ang oras dyan. Sabi ko nga sa asawa niya, bumili siya ng chenso, di kaya lagari. Kung may puno sa bahay nila, no? Putulin na niya yung puno na yan. Dahil darating at darating ng oras, yung Judas Istas Barawas na yan, magpapakamatay yan. Sana hindi magpapakamatay yan, no? Para makulong na yan. Tsaka babalik na ako. Mamaya na naman ulit si Baliko. Paki-message kay Baliko para sasagutin ko yan dito. Talagang baliw na yan. Baliw. Yan, baliw na yan. Kasi nga, alam nyo, sa totoo lang, hikaos din yan eh. No? Kung mahirap ako, mas mahirap yung hayop na yan. No? Ang ginagawa ni Baliko, no? pira-pira lang. Mahilig sa fundraising talaga yung putang ina na yan. Ay, sorry. Nagmura na naman ako. No? Ganyan yan, ang yabang, kung maalala nyo lang talaga. Ngayon, balik ko kay attorney, kay Boss FLM, kay Boss Leo. Nung simula nung April 1 na yon, wala, hindi ako naniniwala sa kanila. Inaway na nila ako sa chatroom, inaway na nila ako sa kanya-kanya na silang message sa akin. Wala akong pakialam dyan. Wala nga akong pakialam dyan, sabi kong ganun. Kahit, sige, scammer siya, sabi ko. Yung ini-scam niya, ginagamit din niya para itulong sa kapwa niya. So, ang tawag ko sa kanya ay Robin Hood. O, kinansyawan ko na sila, ginawan ko na sila ng mga kwento, ganyan. Ako, sige, pwede naman din yun. Tatawagin ko siyang Robin Hood. O, ganyan. Galit na naman siya. Magnanako yun. Gustong-gusto mo yun, ipakain mo sa mga kapwa mo. Ako, anong pakialam ko dun? Pandemic nga ngayon, di ba? Kailangan natin ng tulong sa kapwa natin. I don't care kung saan niya kinuha yung pera na yun, basta ipapakain yun. Sabi niya, kahit na siya ay isang drug lord, sabi ko, kung hindi naman alam ni President Duterte na isa siyang drug lord, alam problema yun. Huwag lang siyang magpapahuli kay President Duterte. Naluhulihin talaga siya kung drug lord siya. Basta kung hindi lang alam ni President Duterte na drug lord siya, walang problema yun. Bakit? Ano problema sa'yo? Kasi nga, talagang may galit siya since umpisa pa lang kay FLM, kay Boss Leo. So ako naman kasi hindi ako mahilig magsalita ng Francis. Boss Leo lagi ako. So pinagtatanggol ko, pero hindi ko pinapansin yung mga post nila, hindi ko pinapansin yung mga message nila, comment nila, alam, pakialam mo.